Good day sa inyo class and welcome to the part 2 ng ating session. It's all about power, media, and information to affect change. And bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa mga dumalo sa ating session last time. Maliban sa aking sections na UK and USA, thank you also to Argentina, Finland, Germany, Australia, Venezuela, Costa Rica, at mga sections pang hindi ko nabanggit. No? And I hope na mas marami pa tayo ngayon kasi mas interesting pang pag-uusapan natin about sa power of media. And along the way, may mga questions pa rin ako na dapat ninyong i-take note habang ako yung nagdi-discuss. Same mechanics pa rin tayo. All you need to do is just type present together with your sections dyan sa inyong right-hand side ng inyong screen kapag magamit kayo ng laptop or computer. Kapag cellphone naman, dyan sa ibaba. Okay? So I guess marami na tayo now and pwede na tayong simula. Let's get started to our lesson proper. By the way, class, my name is the teacher Amor for this today's session once again. And before we start our topic, let me just ask you kung ano para sa inyo ang ibig sabihin ng challenges. No? So, i-define natin yan. So, challenges, it is something new and difficult which requires a great effort and determination. So, tama naman yan, no? So, tama, right? So, challenges, mahirap talaga yan eh. So, kaya tinawag na challenges yan kasi mahirap gawin yan. However, we can overcome those challenges if we have strong determination and will. Kung talagang naniniwala kayo sa inyong sarili, walang imposible. Kaya nyo yan at magagawa nyo. Sa topic kasi yun natin, we have 5 na pag-uusapan natin. So, nandyan yung tinatawag natin illegal content, cybercrime, copyright, infringement, at yung tinatawag natin identity theft. All of those things ay mahirap gawin. Talagang mahirap gawin yan. We want kasi na kapag gumagawa tayo on the spot, meron na tayo agad nagagawa or nagawa. Ayaw natin ang maghirap. Kaya sometimes, dyan tayo napapahamak. Sometimes, hindi talaga sometimes eh, pwede talaga tayo mapahamak. So para di tayo mapahamak, we need to make as much as possible na paghirapan natin ang mga gagawin natin. Huwag tayong manggaya. Limit to imitate. Pwede naman yun eh, kukuha ka lang ng konting idea, but make sure the entire project or put yung output mo ay original siya. Yan ang pag-uusapan natin sa 5 na banggit ko kanina. So earlier, yung tinatawag nating illegal content and so on and so forth. So 5 yung pag-uusapan natin. Okay? So we have illegal content. What is illegal content? So illegal content is an any type of content that could be damaging to young people. So yan yung ibig sabihin ng ating definition for illegal content. Marami kasi yan eh. So damaging to young people. So ibig sabihin nakakasama itong mga content na to. Saan ba mostly natin nakikita ang illegal content? So number one dyan ay websites. No? Social media services. No, pwedeng Facebook or any forms of social media services, no? Hindi lang naman Facebook eh, pwedeng YouTube. Or meron pa tayong isa yung tinatawag nating file sharing services tulad ng torrent, no? Sa downloading diyan na maraming tao ang mahilig mag-download ng softwares eh. So ba't nila ginagawa 'yan? Kasi ayaw nilang bumili at gumastos. Pero ang paggamit ng software, especially yung pirated, eh may kaukulang parusa yan. There is a penalty of having downloading softwares na walang pahintulot. So mag-iingat at mag-isip na yung mga gusto mag-download ng software. Alright? So, sa illegal content natin, we have many subcategories dyan sa illegal content. So we have real and simulated violence. We have sexually explicit content, illegal images of child sexual abuse, content promoting hate based on race, religion, and sexual preferences. Ito yung mga racial discrimination. So content instructing, promoting crime or violence. Content promoting violence, extremism. Itong dalawang to, hawig din yan siya dun sa real and simulated violence dun sa naunang binanggit ko. So we have also content that advocates unsafe behavior like extreme dieting or drug taking. Ito yung mga videos na mga papapayat mamaya pag-usapan natin yan.
Ito na sa picture, kilala niyo ba siya? So, marami na lumabas nito before eh. So, tinatawag natin siyang si Momo. Meron siyang pinapagawa eh, yung Momo Challenge. So, si Momo ay isang urban legend, hoax, ibig sabihin hindi siya totoo. It was rumored to spread throughout the social media and other forms of platforms ng social media. So it was reported that the children and other adolescents were being enticed by the name Momo to perform a series of dangerous tasks including the violent attacks, self-harm, and suicide. So ito yung si Momo, may pinapagawa sa mga bata, ginagawa naman nila. Pero hindi alam ng mga bata itong mga task na to eh medyo delikado at nakakasakit sa kanilang sarili or sa ibang tao. So, meron na nga itong reported eh, na-report na to sa TV, sa mga YouTube, kung ano yung mga nangyayari itong sa Momo Challenge na to. Maraming na ang napahamak, mga bata. So, I guess, this is one a good example of real and simulated violence, which is one of an illegal content na hindi dapat ina-upload sa internet. Etong meron kayo nakikita na nakalagay na SPG. Pag nanonood kayo minsan ng mga palabas sa television, you often see this image, yung SPG, yung parang PLK, SHD, kung ano ba yung mga yan. So ito yung tinatawag nating paalala sa mga viewers para gabayan kung ano ba yung mapapanood ninyo sa mga TV screen ninyo or kahit sa anong platform niya. So, itong censored na to, which is actually monitored and maintained dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating MTRCB. So, itong MTRCB na to, sila yung namamahala about the material including the video, photography, creative writing, especially if this is dealing with sexually explicit content. So, bawal kasi basta-basta na lang magpalabas ng kung ano nung mga pelikula or anumang videos na hindi na nasa-censored ng mga authority agencies that responsible for checking if this video is really applicable or karapat-dapat bang ipanood sa mga bata. Kasi may mga categories yan eh, yung MTRCB, yung tinatawag natin yung general patronage, no? Yung mga kailangan manood lang yung above 18, yung PG na ganyan. So, marami tayong mga content na hindi talaga dapat ipinapalabas agad-agad, no? Kailangan ito ay deliberately obscuring and censoring it. So, mahigpit na panuntunan ng mga ahensya, especially MTRCB, na talagang i-censor itong mga palabas ng to before uploading. Kasi karamihan kasi ng mga illegal content natin, no? Medyo censored siya. Hindi siya medyo nakita kung talagang karapat-dapat ba itong ipag-dish sa publiko para ito'y panoorin ng mga bata, ng katanda. Kasi kuminsan may mga karahasan dyan na talagang hindi dapat pwede ipalabas. Kung nakakapanood kayo ng mga videos na medyo sobra ang violence na inilalabas. Kuminsan, di ba? Binablurred nila yun eh. Binablurred nila yung mga part na hindi dapat pwede makita in public. Pero kung yung original footage na kita-kita, pero pag pinablish mo yan, whether it is a social media platform or television, kailangan talaga i-censor yan. Kasi magkakaroon ka dyan ng kaukulang parusa if you upload ang illegal content na hindi naman na-censored at magkakaroon ng impact ito sa society, especially sa mga bata. Next, yung tinatawag nating illegal images of sexual abuse. So, ano ba yung illegal images of child sexual abuse? So, material is illegal because it is the evidence of a crime and harm of all children. So some people refer to child sexual abuse material as crime scene photographs to make the point that faking such pictures and behaving sexual with a child are crimes. So bawal itong mga to, no? Kasi ang alam lang talaga natin na sexual abuse eh, yung physical abuse,
yung pananakit sa mga bata. Marami tayong examples, no? Marami tayong examples dyan eh, including intimidation, pamamahiya. Kapag pinahiya ka, so is one form of child abuse or sexual abuse. Harassment, kapag hinaras mo ang isang bata, like treating an adult like a child. Yung bata, itinuring mo siyang parang matanda. Matanda ang turing mo sa kanya. So, halimbawa, siyempre, yung mga gawain na matatanda, di ba, pinagbubuhat ng madiligat na bagay, gawain na matatanda kasi yun eh. No? Itong mga to, kapag pinagawa mo sa bata, it's a form of child abuse siya. Hindi siya pwedeng ipagawa mo sa bata yung gawain na matatanda na pagbuhatin mo ng napakabigat, yung mga hollow blocks, pagbungkalin mo ng lupa na hindi naman ginagawa ng bata. So, isa yun sa mga child abuse, treating an adult yung mga child. So, isolating an adult from family. No? Kapag hinihiwalay mo yung isang bata sa pamilya, kapag hiniwalay mo to, no? Hindi siya nakakaramdam ng pagmamahal. Iba yung trato mo sa kanya, yung treatment mo, iba. So, this is one form of child abuse. No? Next is yung isa pa yung paninigaw sa bata. Paninigaw sa bata. Kapag sinigawan mo ang isang bata, child abuse din yan. Kapag sinabihan mong bata na huwag magsalita, manahimik ka, huwag kang sasagot, is another form of child abuse. So this yelling and swearing which result to mental illness. Signs of emotional. So itong mga to emotional, pwede itong maging signs ng child abuse. So be careful of treating a children. So mapanuri tayo, mag-isip tayo, tama ba yung ginagawa natin sa mga bata? Kasi hindi pala natin alam yung mga simpleng bagay na pamamahiya sa mga bata, child abuse na pala yan. No? So dapat mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin sa mga bata. Next is yung tinatawag natin content promoting hate based on race, religion, and sexual preferences. So ano ba itong tinatawag na to? So hate speech refers to content that promotes violence against or has the primary purpose exciting hatred against individual or group based on certain attributes such as race, ethnic, origin, religion, disability, gender, age, veteran status, sexual orientation, and gender identity. So, we Filipinos often experience of racial discrimination. Sa other countries kasi, they see us like rats. Maliit ang tingin nila sa mga Filipinos. Even though we are flying colors, edukado tayo, may titulado tayo, nakapagtapos tayo, engineer, doctor, something like that. Para sa kanila yon baliwala. No? So, they know you're just only a Filipino. Yun kasi masakit isipin eh, that some countries ganito ang tingin sa atin, napakaligid. Well, I don't see ba't ganun ang tingin nila sa atin. Ang iba kasi gumagawa ng mali sa ibang bansa, kaya siguro ganun ang tingin nila at nadudungisan ng ating lahi. But we have to learn and believe what we can do. But those things na we can do, dapat gawin natin sa proper way. No? Isa pa dyan yung tinatawag nating ethnic, yung mga tribo like the Aita. Kung ikaw nakakita ng Aita sa daan, ano ang iniisip mo at anong gagawin mo? Yung honest ha? Honestly, ang iba sa atin, ang gagawin dyan eh kapag lumalapit sa mga Aita, ilagyan. Why? Bakit? Kasi because of their looks. Minsan, ginagawa nga natin katatawanan ng kanilang itsura eh, no? Kumukuha tayo ng mga images nila and then i-upload yan sa internet, no? I-upload yan sa Facebook. Ang kanilang lahi or the physical appearance is hindi naman dapat. It's illegal pa din na mag-upload tayo ng mga images nila na gagawin lang natin, pagkakatuwaan natin dahil sa kanilang race. Baliktarin natin, no? Ikaw ang Aita at sila naman ang ikaw. I-upload natin dyan at ikaw ang magiging katatawanan. Siguro naman hindi maganda yun. No? So,
hindi natin pwedeng gawing dahilan yung mga pictures ng ibang tao i-upload natin para pagkakitaan. Kasi yung iba dyan, ginagawa yan, ina-upload para pagkakitaan, bumenta, kumita ng pera. So, next is yung tinatawag nating religion din. Sa religion kasi, ganun din. Example na lang yung mga Muslim. Muslim. So, kapag nakakita ka ng Muslim, ano ba ang naiisip mo? Of course, marami ang natatakot. So, iniisip nila na mamamatay tao daw ang Muslim. Terorista. No? Hindi ganon. Dapat hindi tayo mag-isip. To tell you honestly, class, baka magulat kayo. Kasi, ako mismo, no? Mother ko is a Muslim. Father ko is Kristiyano. Sa madaling salita, may lahi ako ng Muslim. Yung iba nga, kapag nalalaman nga nila na Muslim ako, minsan ilag sila, no? Iniisip daw nila baka makasaktan ko daw sila, baka itugi ko daw sila. Natawa na lang ako. Kasi hindi ko alam kung bakit ganun ang iniisip nila sa mga Muslim. So, ang mga Muslim naman maraming mababait dyan, no? Sa tao din yan, no? So, gumagawa sila ng siguro na mga karahasan, or hindi naman siguro karahasan, no? Yung gumagawa sila ng mga bagay na in-expect natin hindi nila ginagawa. Kasi kuminsan, kapag kinakanti mo sila at masasaktan sila, syempre gaganti yan. Parang kayo din, kapag kinanti kayo, of course, gaganti rin kayo. Yung iba pa dyan, no? Kahit sa mga, excuse me, sa mga word na gagamitin ko, ha? So, gagamit kasi ako ng word, baka mamaya may ma-offend, may masaktan. So, ngayon pa lang, humihingi na ako ng paumanhin. So, kahit sa mga tomboy, no? Bakla, nakakaranas din sila ng ganyan, no? Discrimination. Minsan pinagpipiestahan nga sa internet yung mga kanilang galawan. Oo, nakakatuwa sila, but not to the extent na gagawin natin silang konsepto para sa ating kapakanan. So, hindi maganda yon. Isa pa dyan, yung mga disabled, yung mga may kapansanan. Sometimes kasi, may mga pictures kasi silang mga kinukuha. Yung mga nakapansanan, yung mga may sakit, yung malalaking ulo, kutulong kamay. Kuminsan ginagawa ito. Kinukuha yung mga pictures nila, ina-upload yung content sa internet, sa social media, which is illegal. Kasi ginagawa nila, nag-upload sila ng mga content na ganyan, pinagkakakitaan kasi nila. No? So yung condition ng tao, na pilay, walang paa, walang mata, walang ilong, ina-upload nila yan sa internet, kuminsan humihingi yan ng mga donation. So, pinagkakapirahan nila yung mga pictures na yan, yung mga may kapansanan. So, dapat hindi tayo dapat gano'n. Next is yung tinatawag nating content that advocates unsafe behavior like extreme dieting or drug taking. Like what I've said, habang nagdi-discuss tayo dito, you can still drop your messages dyan sa ating chat box, no? Habang nagdi-discuss tayo, I can attend to your questions right away. Masasagot ko agad yan habang nagdi-discuss tayo. Ano? So, content that advocates unsafe behavior like extreme dieting or drug taking refers to the use of psychoactive medicine for self-medication, recreational or enhancement purposes, with or without medical prescription and outside accepted medical guidelines. It may occur in the context of polydrug use. So, marami tayong mga materials and ads online about this unsafe behavior, and sometimes these activities can cause serious physical and emotional effect. Tulad na lang ng mga videos na paano magpapayat, na hindi naman talaga approved as a ways to make and reduce and lose weights. Itong mga step na to ay delikado, especially no certified instructors ang nagsabi na it's safe, no? Like taking pills and exercise. So marami tayong mga content niyan na nagkalat kung ano yung mga paraan para ikaw ay pumayat, no? Extreme dieting nga, may itinuturo diyan na hindi ka kakain ng ganitong araw, ganitong oras. So medyo delikado yung pamamaraan, no? Kasi talagang gugutumin ka. E paano sa kakadayet mo eh nagkaroon ka ng sakit na ulcer? Kasi doon nga sa pinapanood mong video, ayaw kang pakainin, nililimit yung pagkain mo. There's a proper way and the safest way to reduce and lose weight, no? All you need to do
is to consult with certified instructors, certified medical personalities na magbibigay sa inyo ng paraan ng tamang paggamit ng mga gamot at exercise. Hindi yung basta na lang na napanood mo, gagayahin mo na. Minsan delikado ito at nagkakaroon ng mga side effects, serious physical side effects like yung ulcer. Kapag sa exercise naman, pwede kang mabalian ng buto, pilipit ang mga ugat mo. So, like what I've said, seek medical attention to the expert and certified instructors concerning exercise. Now, let's talk about cybercrime. And I know marami na ang may alam dito. Well, let's get into detail the explanation and discussion para mas di tayo makahamak. Especially, lahat kasi ng tao sa atin ay nasa internet world na. Halos lahat tayo gumagamit ng internet. So alam naman natin na kapag nasa internet ka, it's the most dangerous place, no? So let's read all about cybercrime. Cybercrime is a criminal activity or a crime that involves the internet, a computer system, or a computer technology. So kapag gumamit ka kasi ng computer na para makagawa ng crime, ito yung tinatawag nating cybercrime, no? So under the law of the Philippines, we have a Republic Act na tinatawag nating RA 10175 or the Republic Act 10175, known to be a cybercrime law or a cybercrime prevention act of 2012. So itong law na to, ito yung mga nagbibigay protection na para hindi tayo gumawa ng karahasan sa internet, no? The new law called Cybercrime Prevention Act of 2012 was signed by the president on September 12 on the same year 2012. It is intended to prevent cyber sex online, child pornography, identity theft. Mamaya, pag-usapan natin yung identity theft, spamming. Official says, but it is also makes a libel a cybercrime. It is punishable up to 12 years in jail. Kapag gumawa ka raw nitong karahasan na to, at napatunayan na talagang meron kang ginawang crime sa pamamagitan ng paggamit ng mga gadget like computers, internet, automatically punishable up to 12 years ang inyong kulong, no? So kaya nga ang ginagawa natin ay we need to be careful of using internet materials, especially posting of materials na hindi dapat nakakasakit sa ibang tao. Like what I've said, this is punishable by law. Kung maalala ninyo, may mga tao nung nagpublish before na kung sino daw ang nakapatay kay kung sino daw makakapatay kay President Duterte, bibigyan niya ng 1 million. So alam ko teacher ito no, teacher ito. Nagsabi daw sa nagsabi at pinublish pa sa internet na kung sino makakapatay kay President Duterte, bibigyan niya ng 1 million. So the cyber division of the NBI initiated the investigation, include their intelligence service to trace itong nagsabi, no? Sabi nga at nalaman nga na ito ay isang teacher pa. So I advise everyone to think first before you post something, lalo na sa internet. Kasi kahit maburo niyo yung ginawa niyo sa internet, yung post niyo, kahit mabura niyo yan, no, naka-timestamp na yan dun sa web server ng website na pinagpostan ninyo. So meaning, kapag ipinag-utos ng korte na buksan ang account ninyo kahit wala na yung post ninyo, they can still retrieve. So reminder lang, think first, no? Kung mag-post kayo, isipin nyo muna ano ba yung pwedeng mangyari sa akin. Kapag binura ko ba ito, syempre may naka-screenshot na isa yun. Kung wala naman naka-screenshot, no? Walang naka-screenshot, kahit burahin nyo yan kapag nagkaroon ng kaso, no? At ibinigay yan sa at sinama yan sa korte at binuksan yung account niyo, automatically they can still retrieve kung ano man yung ginawa mo sa website mo. So anything na ginawa mo sa website, may timestamp yan, naka-recorded yan kahit yung
think first before you click. Doon naman tayo sa tinatawag nating copyright infringement. So, ano ba yung tinatawag nating copyright infringement? So, it is the use of works protected by the copyright law without permission, infringing certain exclusive rights granted to be the copyright holder, such as the right to reproduce, distribute, display, or perform the protected work, or to make derivative work. No? So, as a general matter, yung tinatawag natin copyright infringement ay occurs when a copyright work is produced, distributed by publicity displayed, or made into derivative work without the permission of the copyright owner. Once na may ginawa ako ng work, na ako mismo, no? Ako mismo yung gumawa, let's say, tula, kanta, books na ako mismo yung gumawa, automatically, it's my copyright. Copyright agad yun eh. Copyright ko agad yun kasi ako mismo yung original gumawa. So, kapag ikaw ay gumawa ng kanta, in your own words, tula, lahat, no? Wala kang pinaggayahan, automatically yung copyright sa'yo yun. Okay? Nagiging copyright infringement siya kapag ang ginawa mo ay ibinenta. Ibinenta mo yung hindi naman sa'yo. Hindi mo gawa. Gawa yan ng ibang tao. Let's say, tula. No? Yung kanta. Yung kanta, ginaya mo, tapos binenta mo. No? Hindi naman sa'yo yung copyrights nun. So, kapag ito'y nakaka-copyright sa ibang tao, may ibang nagmamay-ari. Please lang, wag natin siyang kunin at ibenta. Yung mga nagda-download ng mga softwares from the internet, no? Yung kanta, pelikula, tapos ibinibenta. Minsan marami yan sa mga computer shop, eh. Nagpapalagay ka ng kanta, no? Pirated na ang labas nun. So, kapag nahuli at napatunayan nga ganun ang ginagawa mo, magkakaroon ka, pwede kang magkaroon ng penalty, no? Pwede kang kasuhan ng owner ng copyright infringement. So, if I were you, ang pwede mo lang ibenta, no? Yung pwede mo lang ibenta yung inyong produkto, yung sariling gawa mo. Yung software is also piracy out of the stealing software that it's that is legally protected. Protected kasi mga software na yun eh. Kapag ginawa mo, ninako mo yung software, tapos ibinenta mo siya, minodify, copying the software, automatically, copyright infringement na rin ang tawag natin dyan. No? So, ano ba yung mga pamamaraan natin? Ano ba yung pwede natin gawin? No? Para hindi tayo magkaroon ng copyright infringement na kaso. Like what I said, dapat yung mga gagawin natin, yung mga original lang, no? Pag may kanta tayo, no? Huwag tayong gumamit ng ibang kanta, no? Kasi copyright yan ng mga ibang tao. Pinaghihirapan yan ng mga ibang tao. Mayroon akong isang nabasa na isang article. Binasa ko lahat yun eh. Ang ganda ng article niya, no? Binasa ko lahat. So, ang sabi sa bandang hulihan, huwag daw gagamitin yung article niya, no? Para i-repost, para gamitin sa mga ibang discussion, or kung ano man ang pwede mong gawin dun sa kanyang article. Ang sabi pa niya, please don't use and repost my article kasi pinaghirapan nga daw niya yun, no? Pwede kayong kumuha ng idea, pero wag naman yung buong sinulat niya. Yun ang ilagay mo sa content mo din, no? Wag naman ganun. So, kuha ka lang ng konting idea. So, ano pa? Ano pa ba yung mga pwede natin gawin na how to avoid copyrights? No? How to avoid the copyrights infringement? So, ang best practices natin dyan, no? If you ultimately agree with an article that has been written, sabi ko nga kanina, take the main idea, write your own article in your own words, don't copy para gawin mo to sa blog mo, change few words and pass it off as your own content, no? Yan dyan, safe yan dahil hindi mo naman kinuha yung buong content niya. Ang ginawa mo lang, you just get the idea and write it in your own words. Copyright mo na din yan, no? Matic na yan, automatic na yan, na sa'yo na yung copyrights niyan. Hindi mo naman kasi kinuha yung
article na buo, no, kung ano yung sinulat niya na eksakto yun ang inilagay mo. Ginawa mo, binasa mo yung article, kinuha mo yung idea niya, and then gumawa ka rin ng sarili mong own words na konsepto mo. Kwan na rin yun. Tinatawag na rin natin copyrights mo. No? For the US, sa mga nasa United States, for works created in the US, meron silang tinatawag na copyright that lasts from the moment of work is created until 70 years after that of the author. So, ibig sabihin, kapag yung author gumawa ng kanyang work, after 70 years pa yan na after that, bago maging public domain yung kanyang work na pwedeng gamitin na ng ibang tao. So, pero kapag ang nag-produce yan ay company, no? Employer, yung mga malaking company like to, sa mga recording studio like the Viva Records, Jimmy Records, no? Star Cinema. Etong mga to, may copyrights na lumalabas na 95 years from the date of publication. So, medyo matagal-tagal din yung kanyang registration as copyright. No? Antayin mo na lang matapos yung copyright bago mo gawin. Ewan ko lang kung buhay ka pa. No? So, sa Pilipinas kasi, no? Meron din tayong tinatawag na copyright. Protection for artistic, literary, and derivative work last during the lifetime of the author plus 50 years after the author's death. So, ganun din, no? Kung sa US kasi, 70 years. Sa Pilipinas, 50 years. Like what I've said, when a work becomes available for use without permission from a copyright owner, it is said to be a public domain na siya. Pag-aari na siya ng public at pwede mo na siyang gamitin. Most work enter the public domain because their copyright have expired. No, nag-expire na nga. So, if the work was created but not published before 1978, the copyright lasts for the life of the authors plus 70 years. Parang sa US din, no? Yung copyrights, together with the patents, trademark, and industrial property rights are the part of the group of rights called the intellectual property rights. So, yung intellectual property rights, ito yung medyo pinaka-general niya. So, yung mga copyrights, trademark, industrial property, sakop lang yan, no? Subdomain lang yan. So, yung copyright is the law specific to the form expression of ideas in visual or audio form. So, unlike the trademark, this is just only indicate specific item or design, no? Protected, like movies and song. So, sabi ko nga, yung copyright niya ay dun nga sa mga movies and songs yan, no? So, meron pa nagtanong sa akin before. Sabi, sir, can I use a 10 seconds of a copyrighted song? Kasi gusto ko siyang ilagay sa aking video. No? Yung video na yun, saan mo gagamitin? Kung pang sarili mo lang naman na walang ibang pwedeng makakita at hindi mo siya po pwedeng at hindi mo naman siya ipapublish para ipanood sa ibang tao, okay lang yun kung pang sarili mo. Pero kung gagamitin mo ito na content mo and then pagkakitaan mo siya, you want to make a money out of it, that content, eh gumamit ka ng copyrighted song, kahit pa 10 seconds yan or let's say 5 seconds, ang idea kasi doon is ginamit mo pa rin yung kanta na naka-copyright. Eh, sikat na sikat pa naman pala yung artist na kumanta nun. So, pinablik mo, in-upload mo sa YouTube or sa Facebook. Tapos nakita, pwede kang makasuhan ng copyright infringement. So, this is one of the most common misconception kasi, no? Kahit konti lang ang ginamit mo dun sa palabas na yan, konti lang ang kinuha mo, 5 seconds, 10 seconds. Ang idea kasi doon, as long as na ginamit mo yun, na yung kanta, akala nila, pwede na yon. Unfortunately, this is not true and there is no bright line rule that says a use of acceptable use as long as na kahit 5 or 10 seconds or 30 seconds pa yun ang song. Basta ginaya mo yan, copyright yan, talagang hindi mo pwede gamitin. So,
Diyan sa picture na makikita ninyo, meron akong nilagay dyan na picture. Na picture yata ng Avengers. No? Picture ng Avengers. Diyan sa bandang ibaba sa lower left-hand side, may makikita kayo nakalagay dyan na this image, images may be subject to copyright. So, ibig sabihin, yung mga pictures na original na nakapost sa internet, may mga pagmamayari yan. Kapag kinuha mo yan, nang walang pahintulot, pwede kang kasuhan. Yung ginagawa ng iba, kapag kumukuha sila ng material from the internet, binibigyan nila ng citations, binibigyan nila ng credits. Katulad na lang ng isang ginawa kong mga pictures na kinuha ko from the internet, yung pumunta kami ng Cagayan, nag-relief missions kami. Ilagay ko lahat yung mga pictures doon kung kanino galing. Ilagay ko lahat yon. So, photo credits, ganito. Kung sino may-ari ng pictures, tinagyan ko sila citation to have a credit naman. Na para malaman na yung pictures ay galing sa kanila. So, parang ganito rin sa mga pictures na kinukuha ninyo. Maglagay kayo ng mga credits kung sino man yung pinagkunan nyo ng pictures. Kung internet man siya, di ilagay niyo yung pangalan ng internet, pati yung kanyang URL, yung kanyang web address, ilagay niyo. No? Sa Pilipinas kasi, sa intellectual property rights natin, or sa law, punishable siya. Meron tayong tinatawag na imprisonment. No? Imprisonment of a 1 to 3 year plus ranging from 50,000 pesos to 100,000 pesos or 150,000 pesos sa first offense. Kaya kung gusto mong ulitin yung ginawa mo, no, 150,000 yun. Hindi natin masasabi kung hanggang magkano na yung pwede nilang ikaso sa'yo. Kung magkano yung babayaran mo. No? So, dyan sa screen ninyo, meron tayong YouTube dyan na content. Ito yung isa sa mga sikat na mga awit sa UK. Kapag ginamit mo yung kanilang mga tugtog na yun, automatically talagang itong mga kantang to copyright ito eh. So kapag ginamit mo yan, automatically pwede ka nilang kasuhan ng copyright infringement yan. So ano ba yung pwede mong gawin para hindi ka or paano protektahan yung gawa mo? Kung halimbawa ikaw ay isang artist, ikaw ay isang singer, writer, gusto mong protektahan yung gawa mo. No? Gusto mong parang ayaw mong makuha ng ibang. Gusto mo yung rights sa'yo lang. So, here in the Philippines, to protect your work and gusto mong makapirate siya na talagang sa'yo talaga, you can do that naman. And all you need to do is to first, pwede mong gawin is electronically registration. Meaning, dun tayo sa pinaka-website ng National Library of the Philippines. Makikita mo dyan sa screen mo yung National Library of the Philippines. So, search mo lang sa Google. So, on Google, you search that and then type the National Library of the Philippines. Automatically, you will be rerouted to the page where you need to register your material. I-upload mo lang yung material mo and then you pay a certain amount of a fee para maprotektahan yung work mo. So, maganda na rin yun, no? Kung talagang ikaw isang artist, that you need to protect yourself from everything, like copying, para hindi niya may benta ng iba, no? So, yun, dun sa National Library of the Philippines, just log on to that website, and then pwede mo siyang register yung material mo. Para safe na yung material mo. Alright? So, I think sa mga iba dyan, nag-iisip na, paano kaya makapirate yung mga gamit namin, like the song, the books, yung mga movie na gusto kong gawin kung ikaw ay isang director na. Of course, ito yung mga ginagawa ng mga producers. Kapag nanonood kayo ng mga palabas, no, nakalagay doon copyright. So, ibig sabihin, yung palabas na yon, yung series na yon, it's copyright na register na nila yun. Kung dito sa Pilipinas, doon nga sa National Library of the Philippines. Next is yung tinatawag nating identity theft. So, Tagalog, ang ibig sabihin ng identity theft ay pagnanakaw ng katauhan. No? Pagpapanggap. So, let's read kung ano yung definition talaga ng identity theft.
So it is the deliberate use of someone's else identity. Usually as a method to gain a financial advantage. So meron pero pinag-uusapan. Or obtain credit and other benefits in other person's name and perhaps to other person's disadvantage or loss. Yung gusto mong siraan. Yung iba, pag gumagamit ng katawan, sinisiraan. So, ulitin natin, no? Identity theft is also obtaining the personal or financial information of another person's to use their identity to commit fraud. No? Gagamit ka ng katawan ng ibang tao, tapos gagamitin mo ito sa masama. Like, pag nanakaw, kunwari, gagamit ka ng ibang pangalan, tapos magluloan ka sa bangko, gagamitin mo ibang pangalan, tapos yung may totoong pangalan pala, hindi niya alam na mayroon na pala siyang utang. So, such as making unauthorized transaction or purchases like sa mga credit cards. So, marami ito eh, no? Sa mga credit cards na nananakaw yung information ay ng ibang tao, tapos mangungutang sila. Pero, believe me class, sa akin nangyari ito. Nangyari ito sa akin na identity theft, no? Nangyari sa akin ito one time na nabiktima ako ng tinatawag na skimming. Hindi ko alam kung alam niyo ba yung skimming na sinasabi, no? Noon, I don't know when and where it happens kasi. So di ko nababanggitin yung pangalan nung bangko, no? Diyan sa picture na makikita ninyo, yan ang itsura ng skimming. So merong ilalagay na gadget sa mismong ATM terminal. No, hindi mo alam kapag pinapasok mo na pala yung ATM mo. Doon na nagkakaroon ng tinatawag na copying nung ATM mo. So kinokopya na yung ATM mo, no? Kwento ko 'yun nang nangyari, no. So, hindi ko na nga babanggitin yung pangalan ng bangko. Basta ito, sikat ito na pangalan ng bangko. So, anong nangyari? Lumabas sa report ng database ng bangko na meron daw akong purchases of appliances, no? Sa Laguna, sa hindi ko maalala kung sa SM 'yun, SM. SM somewhere in Laguna siya. Hindi ko maalala kung Kawit, Bato or Imus. Imus. Sa bandang part na 'yan. No. E, taga Pangasinan ako. So it's very odd and unusual paano nakaabot sa Laguna yung transactions ko. So I reported this immediately to the bank and filed a dispute. So sabi nga ng bangko na they promised me nga na they told me na wag na daw paabutin sa media yung nangyari. Na wag ko na daw i-publish over the, like, siguro Facebook. Siyempre, yung mga iba kung ano nangyari sa kanila, pinupost sa Facebook. Pero sabi naman, wag na daw paabutin doon. And they promised to help me and return the money that was illegally transacted to my account. Big amount din yun, no? So, kung tanongin nyo kung million ba, huwag nyo nang tanongin. So, hindi naman. Wala naman akong ganung pera na million. No? Anong nangyari? So, after 3 months, nabalik din naman lahat yung pera ko. So, kayo, huwag kayo basta-bastang gagamit ng mga ATM terminal na dun sa walang gaanong tao, yung kukonting tao. Usually kasi, dyan nangyayaring skimming. So, kung walang gaanong tao, pupunta sila sa mga ATM terminal, ilalagay yung skimming device mismo direkta doon sa ATM. No? Akala mo ATM siya pero hindi mo alam, may copier machine na pala nakadikit doon sa ATM. So tatapos ililipat nila ito sa isang magnetic card. So yung sinasabi kong magnetic card na yan, ito yung parang magnetic card ng 7-Eleven. So noon may nahuli na noon na mga skimming. So nahuli sa kanila daming magnetic cards ng 7-Eleven. So, dyan sa picture, makikita nyo kung ano yung itsura ng magnetic card. Sa likod niya, meron siyang parang itim. No? Parang itim na stripe sa likod ng ATM. Pag yan na nakita ninyo yung magnetic card, yung inyong ATM. So, dun sa right side naman ng picture, makikita nyo dyan parang may chip. No? So, may chip yan. So, yan yung pinaka more secured ngayon. So kapag magnetic cards yan, magamit lang sila ng skimming, yung 7-Eleven ng mga cards na parang privilege card yun, mabibili.
So, ang gagawin lang nila, lilipat lang doon lahat ng mga information. So, pwede na sila mag-withdraw ng pera mo sa mga ATM terminal at pwede na nakawin ng pera mo. So, ginagawa nga ngayon, nagpalit na ng cards ang mga bank instead of magnetic card. They use chips. Yung tinatawag natin EMV chips ay better security at mahirap magaya. So, dyan sa picture yung sa bandang right side niya, yan yung tinatawag natin EMV chip. Parang sa SIM card, no? Parang SIM card ang itsura niya. So, what is EMV stands for? It's Europay, MasterCard, and Visa. So, EMV is a short for Europay, MasterCard, and Visa, and that was 1994 founders nung ito ay itinatag. So, it commonly refers to a credit card with a smart chip. Tulad nung sinabi ko na para siyang SIM card ang itsura. No? So, the EMV standard is a security technology done worldwide for all the payments done with credit card, debit, and prepaid EMV smart card. So, yung mga chip na nilagay sa mga cards, mas fully secured ito compared sa magnetic at mahirap siyang gawan ng skimming tulad ng magnetic card. So, yung technology ginawa nila ngayon para sa mga ATM cards ng sa mga banks ay talagang added ang feature and security to prevent unauthorized access to those cards. I have here a question says, what can be done to reduce the risk of identity theft? And all answers should be sent to this email address and the subject line should be the Power Media, and then don't forget to put part 2 on it and send it to the email address provided on the screen, shs@nhs.com2@gmail.com. And I have here a second questions. Give 5 example why media is powerful. Same step. You can actually send those send your answers to those to that email address. Those answers should be sent in one sending. All right. So since we are talking about bank kanina, let's continue. So the power of media, the concentration of symbolic power in media institutions, particularly those of television, radio, and press, and the common sense definition of the media, although the long-term impact of the new media on media is power is considered. So by means of the media, yung pinag-usapan natin kanina dun sa mga bank, we can transact at the bank at our own very at our very own hands. Kahit wala tayo physically sa bank, we can do the transactions over the internet using our gadgets like the smartphone. All you have to do is just to download the application and parang nasa banko ka na din, no? You can transfer money, paying bills, hindi lang bank ang pwedeng gawin dyan. Meron din tayong mga iba pang mga app, like not only for bank app, meron din tayong mga ibang application like GCash, no? But still, you're using the technology such as a cell phone. So yung iba nga dyan umuutang like sa mga loan sa bank, they actually do that. Alright? Other forms of media na masasabi nating powerful siya ay yung nasa sector ng health or the public health. So sa public health, physicians and doctors have always been looking for solutions to manage their patients' history and treatment records. This is highly essential for them to deliver their services efficiently and on time, along with the focused care for the patients. So yung database na sinasabi natin in terms of health, like sa mga clinics, gumagamit sila ng mga computer in order for them to track the patient's history, yung kanyang checkup. So at least si doctor, hindi na siya mahihirapan kung ano-ano yung kanyang history, yung illness niya, for a better treatment. Kung yung dati ba niyang sakit, merong
related doon sa kanyang pinapa-check up ngayon. So madali na 'yon para sa doctor na i-assess ang kanyang or i-diagnose ang kanyang illness, including the records itself, yung name, the address, para mas mabilis ang paghahanap ng kanyang records, no? So meron din diyan isa pang technology, no, kung siyempre ngayong pandemic, hindi ka naman basta-basta pupunta sa clinic. So meron din silang ginagawang way para makapag-book ka ng appointment sa doctors na magpapalista, na hindi ka na lang pupunta basta-basta. Kasi may mga ibang clinic kasi na ganoon eh, ayaw nila yung walk-in. Ang gusto nila by appointment. So may mga technology na rin sila ginagawang ganyan. So sa power of media in terms of health and public healthcare, napaka-useful ng media. So malaking tulong ito para sa ating ekonomiya, para to ease the burden ng mga pasyente na rin na pumupunta lagi sa mga clinic, para yung crowd medyo ma-minimize, you know. Syempre pandemic, iniiwasan kasi natin, especially we are dealing with our health. Okay, I have here a last question for you, class, to answer, and same mechanics, send it to the email address provided below. So rate the technology used in the Philippines from 1 to 10 and tell me why. All right? So our address once again is shstnhs.pang2@gmail.com. So I'll also be dropping the image on how you can put the subject title on the subject line of the email, para mas madali ko siyang makita, no? So syempre marami kayo, mahirap naman i-segregate one by one. So you have to put the subject line together with the sections within the email. Alright, so I'll be expecting your email soon. So the chat box will only, for our question and answer portion, that would only take for 5 minutes to answer your question. So drop your questions now on the chat box. Alright, I'll be answering that immediately. Only 5 minutes.
until our next session, class, and this is Teacher Amor, and thank you for joining me for the session of the part of the Power Up Media Thought Exchange, and I hope that you enjoy your day. UK and USA and other sections, Costa Rica, Argentina, Finland, Germany, Venezuela, and other sections that joined me today. I hope you enjoy your day and be safe. Teacher Amor, you have a nice day.